similarities, pero yung pinagkaiba lang siguro yung pag matutuyo na siya kasi malagkit yung kape compared sa watercolor na talagang absorb ng papel. Yung coffee is nandiyan pa rin siya eh. Yung coffee nandiyan pa rin yun pag ang watercolor na absorb niya lahat ng papel. Pero yung coffee, yung pinaka mixture ng coffee, present na present pa siya. So yun yung big difference niya. And one thing pala po, pag yung watercolor medyo natuyo na, pwede nyo na siyang i-frame. Unlike po sa coffee, pag yung pong bagong gawa niyong coffee artwork, once na i-frame nyo po, may tendency pa po na pag alis nyo ng bubog, kakapit pa po yung... So, kailangan po yung drying time niya is siguro i-leave nyo po siya overnight, tapos kinabukasan sa kanya siya i-sprayan. Para po protected po yan, tuyo-tuyo po. Tapos pag pina-frame, protected na din po siya. Nakasil. Para nakasil na din. Hindi na po siya kakapit sa... Naging problem ko po si, kasi yun, last nung may bumili ng artwork. Yun yung isang malaking pagkakamali ko, may bumili po ng artwork. Ay, ang ginawa ko po, pina-frame ko na siya para hindi po masira. Eh, nagka-choice si client na ibang frame. So, pag alis ko ng bubog, kumapit pa rin. Kaya natutunan ko po yung ano po magandang way. Pero pwede din po yung blower. Blower. Losing coffee kasi ang common medium ko po is charcoal. Tinakala ko parang charcoal lang din po siya. Pero ang hirap po magtimpla, ang hirap po nung mag-tone, ang hirap mag... So, ay wet medium siya. Kaya ang aking kinasanayan po ay dry, charcoal. So, laking adjustment po. At yun nga po, nag-result po siya ng hindi magandang artwork. At yun po, hindi ko na po nasundan din. Medyo na-disappoint po ako dun sa... Nag-anticipate po kasi ako na madali na. Yun po yung pagkakamali ko. Tapos hindi din ako nagtanong dun sa mga nagko-coffee paint. So, since meron na po akong group, GSB po, nakita ko po sa kanila yung mga gamit, nakapagtanong po ako. So, in the process po, natuto po ako. Tapos, marami na po nakaka-appreciate ng ginagawa. 2018 po yung una kong coffee na hindi po naging successful. Tapos po, nagbalik po ako noon, 2018 din po, siguro noong December. Nung nagka-show po kami sa SM, nakita ko po yung mga artwork ng co-artist.
And na-inspire po ako din sa mga coffee artworks. Sabi ko, ba't ang smooth? Ba't ang gagaling nilang mag-tone? Yun, para pong doon po ako nagkaroon ng inspirasyon na magtuloy-tuloy po sa coffee. Hindi ko po tinigilan hanggang sa yun, nakuha ko na po yung mga technique na nakakatulong po sa akin. So, this is not considered expensive, no, sir? Yes po, kasi mura lang po. Oo, kahit saan, pwede ka humingi na kape. Kapit bahay, pwede. Maraming painting sa pwede mong magawa sa isang sachet na ganito kalaki lang? Marami na po. Nakaka-5 coffee portraits po ako eh. Gamit po yun. Five na po. Coffee port, 5 heads po. Ang galing talaga ng image. Sir, masasabi mo? Wala po. No comment po. Hindi ako magtatao. Ngiti-ngiti naman, sir. Nakabanya ako. Sige, lalagyan na po. Nag-fade siya. Pag sa akin. Saka yung pag-dry, tapos in-sprayan agad na ano. Yun yung nangyari sa akin, kaya medyo hindi ako confidence ko. Pero actually, sa grupo po namin, may mga natural pigments painter kami. Yung isa sa mga pintor namin, si Janina. Si Janina, isa siya sa mga known painter. Nung pumutok ang pinatubo, so yun yung... Taal. Ay, sorry. Hindi pa pala siya buhay nun. Nung pumutok ang taal nitong recent na... Gulat kayo, no? Ang galing. Very attentive. Isa sa mga pigments natin na try niya, yung taal ash. Meron din siyang achuete. Pwede yun. So, these are some of the natural pigments. Sabagay. Oo. May kulay kasi madilaw. Natural coloring at pwede sa pagkakas. Tapos, yung isa naman namin na artist din, si Ma'am Janet, she actually experimented with the natural kapeng barako. Ang difference naman niya with ganitong commercial na kape na is that yung kapeng barako, mahirap siyang i-manage sa painting kasi hindi siya pino. Pero ang napansin niya, habang tumatagal yung kapeng barako, lalong umiitim. Oh. So, yun yung kanyang napansin na kagandahan. Unlike dito na ito kasi nagfe-fade pa minsan. Kaya kung pansin nyo. So, kayo mismo po, binirecommend yung kapeng barako. Kung nagmamadali ka, better na tong ganito kasi pag naubusan ka, pwede sa tindahan ni Aling Nena, yung susuking tindahan, ganyan. So yung... Saka matipid. Mas matipid pa to sa watercolor, magkano lang yan? Ito yata may 10 pesos lang. Wala, 3 lang to. Ah, 3 pesos yung mali pa ko. 3 pesos lang. 3 lang pero yung sendin nila ako. Kaya nga. Yung smell naman po, hindi naman bagay yun eh. Lalo na sa mga coffee lovers. Yes. Diba? Yun kasi yung doon mo malalaman yung authenticity ng coffee art. Kailangan mong amuyin. So, pag hindi siya amoy kape, pwede may halong acrylic or some other paint. So, syempre, nagbabayad ka or yung ating mga collector is paying for a coffee art, hindi dapat amoy kape siya. Authentic na kape. Ay, so Dhennis. Ayun, so... Many are curious din po kung pwede siyang haluan ng ibang media. Kung sinasa... Umiyok din. 27 and a half lang kasi ako nagbibinata. Mayroon pa tayo mag-edit. Okay. Okay po. Okay. 3, 2, 1, action. Okay, pag sinabi po kasing coffee art, it is parang exclusively para yung medium mo is kape. Pero pwede naman, actually sa arts naman wala naman talagang rule. Kaya lang pag sinabing coffee art, coffee lang yung gagamitin mo. So sa amin, ang ginagamit namin yung powdered coffee. But there are times or there are artists na ang ginagamit talaga is yung pure na powder na
coffee grain. Yung powderized na coffee grain. Pag nahaluan mo na yan ng ibang material, nagiging mixed media na siya. So, yun. So, kailangan exclusive siya na kapila. So, what we did today is coffee. Pure coffee. Dapat hindi ka nape-pressure kasi ano lang ko. Wala lang. Ako lang to. Yun. Ako lang to. Yan. No, sa art kasi, kailangan mong panindigan yung ginagawa mo. So, and proseso yan, o. Oh. Edi kung pangit yung gawa mo ngayon, gumawa ka ulit para next time, maganda na yan. Okay. Mas ma-juice ako, juice. Matry nyo rin po bang gamitin yung juice? Ay, hindi po. Powder juice. Ay, challenge po yan. Sige po. Sige po, next. Siya yung maging pioneer. Yes po. Yung gumagamit, wine. Red wine. Oh, yes. Red wine. Try ko rin yung... Dahil ikaw kanina ka pang... Sir, first time nyo po bang mag... First time ko kayo. Ano po ang pakaramdam? Same lang po ba sa watercolor o sa acrylic? Parang yung iba, parang hindi ko gamay ito. Sabi kong hindi ko makakalimutan at hindi ko pagpapalit na yung concept niya is ako yung bata na nagtatanong sa taas kung ano yung mga dapat kong gawin. Tapos yung representation ko ng Holy Spirit para mag-guide ako sa decision ko. Siya yung ibon. So, yun. So once again, ulit ko pumiyok. Once again, sa mga beginners po na gagamit ng coffee as a medium, ito po yung mabibigay ko ring tips. Start po tayo sa light from the dark to dark tone. So yun po, given na po yun. And wag po tayong matakot mag-explore ng mga mediums. Enjoy lang natin yung ating ginagawang artworks and makikita natin yung improvement natin sa ating art kung ini-enjoy natin yan. Ano po. And huling tip ko din po sa pag-reframe, mas maganda sana let it dry for siguro one overnight. Tapos in the following day, sprayan natin siya ng fixative or kaya Bosni Clear. Then saka natin siya i-frame para maiwasan natin yung pagkapit niya sa glass. And take note, dapat mas maganda para mas protected yung ating artwork. Once na ipapa-frame natin siya, dapat with glass. Ano po? Iniimbitahan po namin kayo sa susunod po naming mall appearances. Let niyo po sa ano, pagiging young looking. Ano po ba yung skin routine? Oo, yun na, diba? Ano po, may skin care. May lahi po ba kayong Korean? Ang daming tanong din na niya masagot. May konti akong lahing Chinese and Spanish. Konti sa medyo ninuno na. Hola. Tapos yung kutis ko lang talaga siguro. Yun, kutis ko siguro yung namanok sa mama ko. Na puti. Puti talaga siya. Saka makinis. Makinis. Yun, tapos yung ginagamit na sabon. Oh, may ginagamit yung sabon. Kung ano yung sabon ng ginagamit na mama ko, hindi lang sa ginagamit ko. Mabibili po ba namin yung sabon sa suong tindahan?
mabibili din. Sabi na sa akin, yung kalipat ko, half German. Ano po ba itong sabon? Sino po ba siya? So, siya po si Maria Magiliw. Yung kalabaw po patay na. Ako na po yan. Patay na po siya. Alam si Carl. So, inspired by your wife? Yes po. Thank you so much.